அது போ அங்கீன பேசிக் ஒபீஜியன்ஸ் ட்ரெயினிங். Bago ko simulan yung ating pagtuturo, gusto ko lang sana all eyes and ears para mamaya, pag nag-open forum tayo, pwede kayong mag-pitch ng mga questions natin. Okay? So, every time na nag-demo ako or nag-speaker ako, ang lagi kong tanong sa lahat ng audience, bigyan niyo muna ako ng sino ang pinakamagaling para sa inyo, ha? Pinakamagaling na trainer. Anyone? Anyone from the audience? Magsasabi lang, pinakamagaling na trainer ever. Ha? Hindi yung tito ni, let's say, yung tito ni Sir Ruel, si Sir Milan. Mga ganun. Sino ba? May kilala ba tayo? Meron? Yes, Mr. Samantha. Sino ba? Meron ba tayong kilala? Manalo. Okay. Sino ba? Lucero. Sino ba? Marami ba? Marami magagaling na trainer. Pero sabihin ko sa inyo, ang pinakamagaling na trainer ng aso ay si Ander, si owner. Okay? Lagi niyo tatandaan yun. Ang pinakamagaling na trainer ng aso ay si Ander. Sino yung Ander? Sino yung Ander ni Arcos? Si Sir Wayne. Okay? Sino ang handler ni Olap? Ni Olap? Si Sir? Okay? Sino ang handler ni Yuri po ba? Yuki? Yuri. Yuki. Sino ang handler ni Yuki? Si Sir. Siya ang magaling na handler. Kasi kahit yan ang aso nyo, ipatrain natin. Kung pag i-turn over ni trainer sa inyo, yung aso nyo, at hindi nyo sinundan yung tinuro niya, nonsense. Magkano ba train? Brother, magkano ba train? 15,000. 20,000. Kausap ko last time si Azur, may hawak siyang GS. Tanong ko magkano training nila. Basic obedience. Ang basic obedience is sit down, stay. Benching ko mil. Okay? So, pag hindi nyo pinursu, tinutukan, inayos, o inulit, yung tinuro itong hunter sa aso nyo, nonsense. At ako ngayon ang benching ko mil. Okay? So guys, ganito lang ka-basic ang pagpapaupo sa aso. First, pag nakuha nyo, yung aso nyo, banding. Banding nyo, takbo, lakad, hawak, himas, lablab, kakabi niya aso nyo. Okay? Banding. Para makuha yung aso nyo na secure siya sa inyo, magtiwala. Ako yung aso, magtiwala ako dun sa hunter. Kasi pag yung aso nyo, walang tiwala sa inyo, nonsense. Tatandaan niya. Ang unang-unang dapat nyong i-foundation ay magtiwala siya sa inyo at magtiwala kayo sa aso nyo na kaya niyang gawin yung inyos nyo. And then, hanapin nyo yung drive niya. Ano ba yung mga drive? Food drive. Si Alma, si Handong ko eh. Si Handong o si Bola. So yun ang drive niya. Bigyan mo ng bola to. Yung bola, gusto niyang lulunin. Gusto niyang wasaan yung bola. Pag binigyan mo ng handdog, tuntuan naman siya. Power turn sa handdog to eh. Gusto niya handdog. So hanapin niyo yung drive niyo kasi, o pray. Pray. Pati yung pray, yun yung gusto niyang patayin. Bigyan niyo yung kitik. Bigyan niyo yung itik. Bigyan niyo yung pusa. Yung biit. Mayamang kayo, biit yung batok. Biit. Yung man, drive. Sa akin, napakadali kong hanapin yung drive niya kasi working dog yung aso ko. Okay? Ang aso natin, may iba't ibang linya yan. Pag bibili niyo ng aso, huwag kayong bibili lang dahil gusto nyo. Dahil nakita kayo, ay ang cute ng pug. Ay ang cute ng FB, French Bulldog. Ay ang cute ng Shih Tzu. Ang ganda. Tama naman. Pero, pag yan lumaki,
Ayaw kitnong diin. Kitno nung aso nito, nung tuta. Nung lumaki, nakakatakit na. Kasi laki niya. So gusto niya pumatay lagi. Gusto niya lagi kumain ang makikita niya sa paligid. Ito si Alf, kumatay na ito ng kambing. Nung panakawala namin. Okay? So, working dog, huwag yung gawing tot dog, yung working dog. Okay? So, sa akin, madali para hanapin. Nung nakuha ko siya, 3 months old, nagturuan ako kami, day 1, day 2, day 3, turuan kami. So, hanapin ko, binigyan ko siya ng hot dog, dahil alam ko ang BM ay mahilig sa hot dog o sa liver. Liver ng ano? Liver ng manok, liver ng baboy. Okay? So, paamoy niya sa kanya. Sa papi, hawak yung treats. Pag pinaamoy mo sa kanya yun, pulang mo siya patras. Uupo yan. Paulit-ulit. So, ang mangyayari, hawak niya yung treats. Tutukin sa ilong niya. Pag dinulak niya pababa, dinulak niya ganun, susunod yung body niya. Kung atras siya. So, ganun. Pero ako, hindi ganun kasi ginawa ko sa kanya. Ang ginawa ko sa kanya, silip ko, pitik ako konti sa hips, pababa, especially sa mga maliliit na tuta. Pitikin niya konti, kapag ganun, from here, ganyan, kala niya. Pitikin mo siya ganun, upo yun. And then, abot agad ng treats na. And then, sabi ko sa kanya, yan yung sip. Para alam niya, na sip yun. Tandaan niyo itong mabuti ha. Pag isipin niyo yung aso niyo, hindi sit, hindi gano'n. Ha? Malilito yung aso niyo. Kailangan, firm yung salita niyo. Firm yung salita niyo. Pag sinabi niyo yung sit, uupo siya. Sit. Kasi ako pa kasi, tinirin ko, hindi ako nag-voice ko man. Puro ako pigil, tsaka puro ako puro. Yung isang BM kong babae, yun ang tinuruan ko ng voice ko. Kasi yun ang first video eh, yung si Kula. So, napunta ako sa ano ng sundalo, and nakita ko parang sila magkuman. Galing nila magkuman, pumipigil lang na ganyan. Bakit? Nilapit ako, bakit ko ganun? Kasi pag nasa gera kami, at nagboses ako, sit down, marilinig ako ng kalaban. It's disgrasya. So yung aso niya, tinuruan lang nila, pitik-pitik lang. Yan. Kasi ako, ano ko. Pitik-pitik lang. Kasi, para hindi nga sila matunogan ng malaban. So ganun. So doon ako nag-inspire. Ginaya ko ngayon. Kasi nga, sa CDS, we have to learn. Learn, play, connect. So we have to learn. So ganun. So, the Alpha, madali na lang para sa amin dahil pinag-practice ako sa school. So sa atin, especially sa mga beginners, na bibili pa lang ng aso, mag-research muna kayo. Lahat nasa Mr. Google na. Kay Mr. Google na lahat. So, i-google nyo lang ano yung breed na aso akma para sa inyo. Sa akin kasi, mountaineer ako at saka ako diver. So, masyadong adventurous. So, ang aso para sa akin ay BM. And nailab ako sa BM. Okay? So, ulit na lang sa pagpapasin, yung sa akin kasi advanced na yung pitik-pitik eh. Pero sa pagpapasit ay bigay niyo siya ng pagkain, paupay niyo siya, pag nakupo siya, matik, bigay niyo ng pagkain. Para, pag pala umupo ako, narinig ko yung sin, o na command yung amo ko ng sin, at ako yung upo, meron akong hotdog, meron akong atay, meron akong bola. Okay? Kasi gusto niya yun, hinatrive niya. So, ang gagawin niya, every time na magkukuman kayo ng silk o magkukuman kayo ng pitik, ako ay inuupo. Eventually, mawawala na yung treats, mawawala ni Hunter. Big time kayo paggamit ni Hunter. Gusto lang tayo ito. Kawawang bursa. So, ang kapalit naman nun ay himas. Purihin niya aso mo. Very good. Good boy. Good boy ako ba? Para, pag ako ay sumunod kay amo, ako ihihimasin. Ako ay aapapin. Ako magigimasin siya. Ang aso natin gusto yung laging nahawak. Kaya kami bilang hunter, inaapap niya yung aso namin. Kasi yun, masarap maso sa amin. Kasi inaapap niya yung aso namin. Okay? Ngayon,
ang foundation ng lahat ng commands, lahat ng pwede niyong gawin ay safety. Pag kayo ay nakapagpasit ka, pag kayo ay nakapagpasit na, ang kasunod nun, pwede na kayong makapag-down. Hindi naman pwede down muna bago sit, di ba? So pag nakapagpasit na tayo, pag nakapagpasit na tayo, makapagpag-down na tayo. Pag nag-down, ganun ulit. Ganun ulit. Sabi niya siya ulit, very good, good boy. Good dog. Tawagin niya sa Spanish niya, good boy na ba? So, very good yung ginawa mo, ano ba? Ganun. Okay? So, ulitin ko, kapag na tayo ay nagkuman, isang boses na hear me, na see, hindi, see, okay? Skip baby, no. Huwag ganun. Kasi sa atin, yung sin at sin, iisa. Tama? Tama po ba? Kasi ang intindi natin na umupo eh. Diba? Pero sa aso, magkaiba yun. Iba yung sin. Tsaka iba yung sin. Okay? So ganun din pag pinagalitan natin siya. So mali yung ginawa niya. Let's say for example, si Alpha, minag-nag lahat siya. Tinong malahat dyan. Okay, tinatahulan si Argos. Okay, naaway si Sir Glenn. Sisigawan niya, tinatahulan niya. Magkaiba yung no. Sa no. Ay? Nakuha natin? Iba yung no, it's bad. Bad boy ka. Magkaiba yun. Sa no. Kaya, sumigaw ako, natakot siya. Kasi ako yung alpha dog niya. Ako yung master niya. Pag tumaas ang boses ko, matatakot siya kasi nagagalit ako. Pero pag natuwa ako, no alpha. Nakatuwa siya kasi nakakamu ko siya. Diba? Nakakamu ko siya. Sa kaso, dalawa yung narinig niya. Isang no na galit na ayaw mo yung ginagawa mo at isang no na natipuha. Kaya, yung tono ng boses natin dapat magkaiba. Yung tono ng boses natin, doon siya nag-relay. Kung galit ba tayo, kung natutuwa ba tayo, natutuwa ako pa, no, Alpha, no. Para very good job. Kasi di ba, ang lumbi. Tama? Tama po ba? Kaya makuha po ba natin? Ako po ako. Kasi kung hindi, bababa na ako. Okay? So, kailangan merong diin yung ating kuman. Hindi naiintindihan ng aso yung salita. Ang naiintindihan niya, yung tono. Okay, bigyan natin ha. Ang foundation ay sit. Kapag nakapag-sit na tayo, Alba. Kapag nakapag-sit na tayo, nakapag-down na tayo, pwede na tayo mag-stay. Pwede na tayo mag-stay. Pag nag-stay tayo, si Alpha, hindi siya aalis doon unless tawagin ko. Okay, kahit mag-signal ako, kahit mag-shopping muna ako, hindi siya aalis. Unless tawagin ko. Ito. Good boy. So, ganun po. Ang foundation ay sit. At susunod doon ay down. And then, stay. Pag nakapag-stay na tayo, meron na, come. Yun yung basic. Yun yung tinatawag natin basic obedience. Kasi marunong siya mag-sit, marunong siya mag-down, marunong siya mag-stay. Pag marunong siya mag-sit, pwede na kayong mag- shake hands. Bila. So, alam niya yung kaliwat kanan. So, yun na yung base. Eh, yun na yung advance. Papasok na yung advance. Usually, pag nag-train ako, yun yung bonus. Yung shake hands. Meron pa tayong isa. Wala lang ako nadalang handog. Kasi, si Sir din, di sinabi sa akin na ako na yung kasunod. Sana nakabili mo kay snack time. Snack time, baka naman. Handog, oh.
Okay, hindi ako napagdala ng hotdog. Kasi si Alpha, si Kupla, and si Sky, yung... Ibitas mo si Sky. Ayan si Sky, yung adapted kong mini pinch. Si silang tatlo, may ritual sila kumain. Hindi yan kakain unless sabihin ko. Unless kumanda yung song. Magkumanda yung song, check, song. Magkumanda yun na pwede na siyang kumain. So pag nagsabi tayo na kain na siya, saka pa lang siya kakain. Paano po yung gagawin? First, kailangan alam niya na nagbibigay na kayo ng go signal. Great. Nagbigay tayo ng go signal na siya ay kakain na. Okay? So, ang gagawin ko, bubuksan ko yung cage nila, pag a-outing ko siya, pag naka-out siya, pre-prepare ko yung pagkain. Hayaan ko siya maglaro. Pag naka-prepare niya yung pagkain niya, at saka ko siya pupuntahin sa cage niya. Then, sabihin ko, base, pagpasok niya sa cage niya, titingin niya sa akin, hindi niyo munang tumingin yung asa niyo, eye contact. Diba ang chasing, kailangan eye contact. Papasok na eh. So, pag nakipag-eye contact na siya sa inyo, hihintayin niya kasi yung inyong usapan. Okay? Na siya ay pwede na bang kumain. Then, magbibigay ako sa kanya ng food. Pag binigay ko yung food niya, titingin siya sa akin. Pag sinabi kong kain, saka pala siya kakain. Pero unless hindi ko sabihin, hindi ko siya kakain. So, ganun, may rituals. Dog learns through repetition. Pag nga ngayong maga nyo lang ginawa yun, at bukas ng maga, hindi nyo ginawa, o bukas ng mamayang gabi, hindi nyo ginawa, wala lahat ng pinitrabawa nyo. So, dog learns through repetition. Kailangan paulit-ulit. Marami nagtatanong sa akin, paano po ba kayo mag-train? So, ako, daily routine. Yun yung pag-train ko. Daily routine. Araw-araw namin ginagawa. Hindi lang ito yung maisipan. Ang pag-train ng aso ay 15 minutes lang a day. 30 minutes takbo, 15 minutes takbo, 15 minutes training. Ngayon, sa large breed, brother, ilang oras tayo tumakbo? Ha? May isang oras, dalawang oras. Yun. Kasi ang large breed, sobrang naas ng energy niyan na hindi mapabababa yung energy. So, kailangan ubusin mo. Pagkaubos mo na yun, at saka kayo mag-training. Kasi pag yan, mataas ang energy at nag-training kayo, hindi mo pinatakbo, ikaw ang mauubos. Dahil hindi siya susunod. Okay? So, asa na tayo? Sit down, stay, then yun sa food drive. Yun, yung pagpapakain. So, kailangan, tuwing magpapakain kayo, paulit-ulit na ganun. Kasi, pagka ngayon, ginawa nyo, bukas hindi, tapos ginawa nyo ulit, malilito yung aso. Ano talaga yung susunding mo? Ano talaga? Diba? So, paulit-ulit lang na ganun. Para, matutunan ng aso nyo, kung paano yun dapat at tama niyang gagawin. Okay? So, ngayon, harap mo lang. So ngayon, papakita naman natin sa inyo paano naman pumasok si Alpha sa kanyang crate. So nung nakita niya yung crate kanina, gusto niyang pasukan. Kasi akala niya magkukumanda ako ng bass. Okay, Alpha, come here. Diyan lang. Sabihin niyo, mukhang tanga, kinakausap yung aso. Oo, oh, nung araw, mukha akong tanga, kinakausap ko talaga si Kula. Pero ngayon, mukha ba akong tanga? Na pag kumitik ako, umubo yung aso ko. Pag sinabi kong, di ba mukhang tanga? Noong araw, mukha akong tanga, kinakausap yung aso ko. Pero ngayon, stay. Base. Di ba mukhang tanga? So, nakakatawa kasi eh. Ngayong araw, sinasabi sa amin, parang takakala ako sa piyasa ko na hindi ang pakinig.
Pero ngayon, invite tayo dito para magsalita at ipakita sa inyo, ituro sa inyo kung paano. Bakit namin ito ginagawa? Bakit na, ba't ako nagpapakamalan dito at nagtuturo sa inyo paano gawin yun? Kasi sa CTS, we learn. Okay? We want you to learn. We want us to learn from you as well. So, sa CTS, yun yung gusto namin mangyari. Matuto tayong lahat. So, yung tinuro ko ngayon sa inyo, 15 million. 15,000 yun. Okay? Pag kayo, nagpunta sa trainer. Patrain ko yung aso ko. 15,000. Sit down, stay. Alapay yung train. Alapay base. Alapay ship hands. Alapay yung alba. Out. Alapay out. Sit. Balik natin. Nililito mo naman eh. Alam mo yun. Siguro ma-benchin ko may brother. So sa TBS, sinishare namin itong lahat para sa inyo. Bakit? Kasi ang gusto namin mangyari sa CDS, ang kabataan ay maging responsible dog owners na lahat. Walang nagkakatay ng aso. Walang nananakit ng aso. Kasi nakita ko na si Sir, si parang Sir Francis eh. Kasi si parang Sir Francis, nandiyan na po ba kayo? Nakita ko na eh. Nandiyan. Ako nga eh. So, andiyan yung kaibigan nating police na pwede natin ipahuli kung sino man sa inyo. Nanapot eh. Kung sino man sa inyo na nagkakatay o nananakit ng aso. Okay? So guys, ginagawa natin to for free para lahat tayo matutong magmahal, mag-alaga ng aso. Tigilan natin yung pagbebenta ng aso para katayin. Di ba? And gusto din namin ipaintindi sa lahat ng audience natin na ang asong pita na ba sa bakta? Balik ko. Base. Hindi kita pinalalabas. Ha? Stay. Gusto namin ipaintindi sa ating lahat na ang aso ay kaibigan. Ang aso, CDS. Ang aso ba yung aso natin? Firmly. Ha? Part siya ng pamilya namin. Okay? So, ganun yung aso sa CDS. So, yun yung gusto namin din sanang i-inject sa bawat isa na ang aso ay isipan tayo. Si aso ay parte ng pamilya. Gusto namin maintindihan ninyo na ang aso ay katulad natin ginawa ng Diyos. Okay, nagiging preachy na tayo kasi masyado pang kumahal natin sa aso eh. Ngayon, kaya din namin ito, gusto sana namin lahat na tayong lahat ay marunong mag-train ng aso. Kanina, nandun ako sa gitna and may isang aso tawin. Nilapit ako si Sir, train natin aso mo. Dito yan. So, dapat, bawalin mo siya. So, kung ano yung ginagawa niya na ayaw mo, right there and then, bawalin mo. Kasi, pag kaya, hindi mo binawal, ano daw eh, hoy, tapos pa kita. Diyan ka lang. Down. Sa labas eh. Pinakasa. Stay. Napag yan, ay hindi mo na-train as early as 3 months, 5 months, 8 months. Pag yan, umigat ng 3 taon, 4 taon, mahirap ng turuan. Ako si Sky, si Mini Picture, na-adapt namin to. 4 years old na siya, yan. So ngayon, nagtuturuan kami. Medyo mahirap kasi 4 years old na siya. Pero, possible. Kaya kinalabas nga, out. So, 4 years old na siya. Medyo challenging na ang pagturo. So, tayo, as early as 3 months ideally, 4 months. Akala niya kasi naglalaro lang kayo. Sky. Pag nagpe-training kayo, sa iyo training, sa kanya, laro. Tuntua yung aso mo. So,
as early as that age, magturuan na tayo. Dahil sakit ng ulo yan, pagka yan ay umidad sa'yo at hindi mo naturuan. Doon darating, yung sasabihin nyo, pinapa-adapt ko na yung aso, binibenta ko na yung aso. Kasi hindi ko na naalagaan. Kung ganun pala, dapat, doon pa man, hindi mo na binili. Tama, Sir Del. Tama, Sir Mameria. Dapat, doon pa lang, hindi mo na siya binili. Kasi, nakita ka lang. Nagustuhan mo lang, nagandahan ka lang. O dahil in, dahil nakita mo ako nagdedeng mo dito, ay, di binili mo ng benja. Kasi, working dog yun, yan. Kasi, magaling yun, yan. Patay tayo doon. Tapos, pag umidad na lang ganito kalaki, namumroblema ka na ng pagkain. Namumroblema ka na ng vaccine. Namumroblema ka na ng pang-next guard, ng pang-brabento. Kasi ang daming grabata na, di ba? Dapat nung pa lang, hindi na tayo kumuha ng aso. Kung ganun lang yung padal, yung thinking natin, na nakumpitan lang tayo. So, doon papasok ulit yung dog ownership. Responsible owner. Dapat tayong lahat. Okay? So, kung meron po tayong katanungan, pwede nyo po ako lapitan dyan or kahit sinong membro ng CTS, pwede nyo pong lapitan at magtanong tayo kasi we connect. Learn, play, connect. Yun ang motto ni CTS. Any one of us, pwede nyo lapitan. Pwede kayong lumapit at magtanong at magpaturo. Wala po tayong babayaran. Libre po lahat. Okay, so yun lang po. Maraming salamat. Pagpatuloy natin yung magandang gawain. Yes, sir. Ah, sir. Okay. Sir, then.